Konnichiwa, late na akong bumangon and katatapos lang naming mag-almusal ngayon. Kami yung nakaschedule mag-segregate ng mga basura. Dahil napakahigpit nila dito sa basura, so kailangan namin isegregate yung bawat klase ng basura. Merong can, merong mga babasagin, at meron ding plastic na yung mga pinaglalagyan ng soft drinks. Dito yung mga can, katulad ng sardinas, pag papel, may nakabalot na papel dun sa lata, kailangan ding tanggalin yon. Kailangan malinis na. At saka hugas na yung ano, yung lata. Tapos yung mga soft drinks naman, ng mga beer or coke, yung mga in-can na soft drinks, kailangan nakapit-pit siya. And yung soft drinks naman na mga plastic, yung plastic na nakabalot dun sa bote at saka yung takip, kailangan alisin din yun, nakasegregate din siya. So yun, ganun dito kahigpit pagdating sa basura, kaya kailangan nakasegregate siya, kasi kung hindi, pagagalitan kami nung mga nagkukuha ng basura. Pero itong most, itong mga inka na to, kinukuha to ni Kujucho, kasi minsan chinecheck niya pa. Pagkatapos namin magsegregate ng mga basura, dumaan kami dito ni Jen sa mga halamanan, kasi chinek namin, ayan, ang dami na namang mga damo, kasi puro ulan na naman itong linggong to, tapos siya maputik pa. Then tiningnan ko yung mga halaman ng mga kasamahan ko, ayan, ang dami ng mga bunga, mga sili, and then ito kamatis, yan, ito kangkong, yan, Chinese kangkong, ano siya, parang damo lang. Tsaka yung iba naming kasama, okay na rin yung mga halaman na nila, nilagyan na rin nila ng mga bahay-bahay para makagapang. So ito kami ni Jen, dadali na namin tong mga sinegregate namin na mga basura dito sa lagayan ng basurahan, para hindi maulanan doon sa may pintuan, kasi dito sa may lagayan ng basurahan meron siyang bubong, kaya mas safe siya dito, hindi siya mababasa. So yun, naipatong na namin doon. And bumalik na kami ni Jen dito sa dorm, kasi marami pa kaming gagawin. Yung mga labahan ko, kinuha ko na siya, and yan, sinambay ko na siya isa-isa. Madami din akong nilabahan ngayon, yung mga puti binabad ko muna yan bago ko sinalang sa washing machine. So yan na, dito na ako sa kwarto. Yun yung aking bed, ang daming kalat. Nagpalit din ako ng bedsheet ngayon at nilaban ko na rin yung aking kumot. Pati si Jen nagpapalit din siya ng kanyang bedsheet. Habang naglilinis kami, dumating si Ate Emily. Si Ate Emily, siya yung binibilhan namin dito ng mga product galing sa Pilipinas. Pero hindi naman lahat ng product na gusto namin nandun sa mga paninda niya. Kung ano lang yung available na tinda niya, yun lang yung mga nabibili namin. Katulad ng mga magic sarap, mga mamasitas, mga panimplat, tapos suka toyo, bagoong, at saka yung alamang naluto na yan. Tapos minsan meron din siyang dalang saging. Si Jen, nangunguha siya ng mga mamasitas kasi naghahanap siya ng ibang flavor. Tapos ito yun yung mga gata, may munggo, and meron ding mga Mang Tomas. Ito na yung mga kasama ko, yah, nagsumugod na rin sila kasi gusto rin nila bumili ng kung ano-ano yung mga mabibili nila dito. Tapos si Ate Emily, pag pumupunta yan, dala-dala laging mga damit, yung parang papri niya. Yan, mamimili ka lang kung may magustuhan kang mga damit, yun, pwede mong hingiin yun kasi yung pinamimigay niya na talaga yan. And yan, pinagkakaguluhan nila yung mga damit na pinamimigay ni Ate Emily. Ito mga damit na to, mga hindi naman to masusot sa Pilipinas kasi more on panlamig talaga siya. Makakapal, at saka yung tela niya na yung parang mabalahibo, kaya hindi talaga siya pwedeng isuot sa Pilipinas. Makati yun pagka sinuot. Ang nabili ko lang sa kanya ngayon ay suka at saka yung Mang Tomas, kasi gusto sana yung sukang may sili, kaya lang wala siyang dala, kaya yung plain lang nabili ko. And ihan sila, pinagkakaguluhan nila yung ibang mga paninda. Then habang nagkakagulo kami sa mga paninda, biglang dumating si Kujucho, hindi siya makadaan kasi nakaharang yung sasakyan ni Ate Emily. Kaya umalis muna siya doon para makadaan si Kujucho, tapos yung binuksan na namin yung gate. Then ayun, may dala pala siyang mga patatas. Nag-harvest siguro siya doon sa taniman nila, kaya yun, binigyan din kami. Sila dito, mahilig talaga silang magbigay ng mga kung ano yung mga tinanim nila. Yun, binibigyan din nila kami. Pagkatapos no, nakita niya yung mga basura doon na nilagay namin ni Jen. Tinanong niya kung ano yun. Pinaliwanag ko kung ano yon, and yun, sinabi ko na sinegregate naman namin siya. Pero sinabi niya na kukunin niya pa rin kasi gusto niya pa rin i-check. And yun, kinuha niya na. And bago ko tapusin tong video na to, mag-shoutout muna tayo.
Shout out kila Maria Marjolay M. Pasno, Elizabeth Chin Villanueva Ramoso, Aubel Gibara, Tess Bert Sabat, Cheche, Christine, Carol May, Joraline Villena Torres, Lorna, Josie Saranza, Faxtag, Elizalde Corforal, Aba Gutierrez, June Dolorito, Jelay Rinos, Paul Hila, Buen Consejo, Maika, Emma Manila Mancera, Julie Simbulan, Alfara Bibian, Aralar Jeffrey from Shizuoka, Ami Barlaan from Aichiken, Susana Trinidad from Bulacan, Denver Abunan, and Chini May Villanueva Vidal. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung aming video for today. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po and ingat po kayong lahat. Bye-bye!